Unang-una po sa lahat, binabati ko po ang lahat. Binabati ko rin po pala si ako si Tserman. Napanood ko kasi yung video niya patungkol dito kay Buknoy. Binabati ko rin po lahat ng followers ni Tserman. Binabati ko rin po lahat ng followers ni Buknoy. Napadaan lang ako guys para sigundahan yung video na inilabas ni ako si Tserman patungkol dito kay Buknoy, no? Itong araw lang na ito, naglabas ng video si ako si Tserman dun sa batang vlogger na si Buknoy. Tama po, reaction video ng isang vlogger sa kapwa niya vlogger. Lilinawin ko lang po, ako po ay follower ni ako si Tserman sa page at sa YouTube channel niya. Kasi okay po talaga yung mga content na ginagawa nito ni ako si Tserman. At gustong gusto ko yung mga content na tinitira niya yung mga basura creator. So bumalik na nga tayo doon kay Buknoy. Hindi ako followers nito ah. Sabi ko nga sa umpisa, itong video ko na ito eh pagsegunda sa inilabas na video ni ako si Tserman patungkol dito sa batang ito. Hinamak lang naman niya yung mga tricycle driver. At ang sabi pa niya, kailan pa raw naging marangal ang pagiging tricycle driver? Huwag ganon. At sa video na inilabas na itong si Buknoy, ay mayroon pa siyang in-example na isang tricycle driver. At tinawag pa niya ito para isama sa vlog niya. At sinabi niyang, "Kuya, sikat ka na." Huwag ganon. Iho, huwag mo namang hamakin ang mga tricycle driver. Tricycle driver man yan, ang importante ay nagtatrabaho sila ng marangal at maayos. Gumagawa sila ng paraan maski nahihirapan na sila upang may pangtustos sila sa pangangailangan ng pamilya nila. Kaya naman, huwag ganon. Huwag ganon. Kung ako sa'yo Buknoy, pumasok ka na lang sa paaralan at pag-aralan mo ang salitang respeto. Kasi mukhang wala ka nun. Alam mo ba yon? Yung tricycle driver na hinahamak mo, baka hindi mo alam, eh nakapagpatapos na yan ng ilang anak at sa kolehiyo pa. Hindi mo masabi. Or, baka naman yung tricycle driver na hinahamak mo, eh operator ng napakaraming tricycle at posibleng kumikita ng 50 mil kada araw. Hindi mo masabi. Kung makapagbigay ka ng motivational speech sa mga audience mo, parang antali-talino mo ah. Huwag ganon. Kaya hindi ko naman masisi itong si ako si Tserman kung bakit kanya tinawag na bobo. Bobo. At bastos. Bastos. Kaya tukmol. Este, Buknoy, may panahon pa para mag-sorry doon sa mga tao na nasaktan sa video mo or sa vlog mo. May panahon ka pa para mag-sorry sa mga taong may minamahal na tricycle driver. At lalong-lalo na doon sa mga tricycle driver mismo. Yun lang, Buknoy. Sabi nga ni Idol Tserman eh, try to be a good one. At ang sabi ko naman, keep the faith. Kaya mo yan.